Lilith Jungle. Pwede pa naman. Kumbaga, ang naging usapan dyan, ibigay mo ang assassin, may akay tayo. Actually, nangyari na to ng mga nakaraan, yung mga ganitong type ng lab. O yun, akay nga. Okay. Yung mga ganitong type ng laban, na kapag may assassin yung kalaban, high pick rate for sure itong akay. Bakit? Pag pumasok yung assassin, iikot lang yung akay. Tapos ipipin down sa ano, sa wall. Ipipin down. Oo, parang ang ano dyan is para mapigilan talaga si Kais. Parang meron kang pang secure. Oo. Dito ka lang. Hindi ka pwedeng lumapit sa aking mga kakampi. Nope. At nakita nga natin dito, Ate Mo Chantel, ha? It's still 2-1. So, hindi pa ganoon ka mababa ang composure ng SRG. Alam mo, masasabi ko, maganda yung lineup ng SRG dito. Bakit? Meron kang panghuli na Tirisla, tapos may pang-poke na Novaria. Perfect sa panic. Ganun kasi talaga dapat lineup mo kapag ganoon kayo. Kapag assassin ka, meron kang pang-stun, meron kang taga-poke, tapos yung panic, lalasit na lang. Oh, parang taga-linis, taga-police, yung turn natin dyan. So, dahil meron tayong utility jungle para sa Falco, sa Epibrand, siguro in-expect ko na hindi ganoon ka aggressive. Pagdating sa team fight at tama ka ng Jeet Kune Do, kamuti nga pa nga yata dito si Flap TZ, medyo maaarayan ang buhay doon at dumating na si Sikais! Oh. First blood para sa SRG! Yun na nga yung sinasabi natin, Ate Mo Chantel. Yung mga ganong moves, hindi ka pwede talaga na makipag-trade sa lane kapag buhay ang isang pani at si Pew pa mabibigyan. Nako! Parang late game ang gusto ng FCAP dito. Oo. At early game sa SRG. Parang nabaliktad yata ang ihip ng hangin ngayon. Kasi lahat ng mga games natin kanina, Falcons, AP Bren, you know, una siguro dahil na rin nga utility jungle at Claude, yung gamit na hero dito ni Super Marco. At parang meron tayo napansin sa Claude eh. Oo nga eh, parang Claude loses game eh, no? Pero depende yan kung paano ang gagawin na Falcons, AP Bren. Kailangan na nilang makabawi doon sa kalamangan kanina ng, or kalamangan ngayon ng SRG. Tingnan na, kay Claude lahat ng damage ngayon ng Cup, tapos maghihintay pa sila ng damage kay Pew sa late game. Oo nga pala. Medyo yung early game, medyo egos talaga sila dito. Astral Echo coming in. Sino makakuha ng turtle na to? 2K para sa turtle. Binamanatan ngayon si Flappy. Flappy Churro, but Kyle will take the retribution. Papasok nga ba dito si Innocent? Hindi na. Flappy TZ will survive. At pero, kailangan na muwi. Oo, pero pagdating sa objective. Ay, nakamay! Ay! Hiwa Gaming! Chinookjack! Ako, ito na yung sinasabi natin. Grabe naman para na-shoot dito yung sarang goal na si Kais. Naramdaman niya nandun ang ihip ng hangin. Medyo delikado yun ha, para sa SRG. Ay, sa Falcon Safety Bren. Ako, namula si Kuya Kyle, si Flap TZ. Nauntok pa nga si Kais dito eh. Hop, nauntok ng konti. Sumubok si Flap. Alam niya kasi, Flap, healing ano ka pala ngayon ha. Healing stage ka pala ngayon ha. Hiwain natin yan. O, naano din dito. Parang bubo kayong tahe. Oo, bubo kayo naan yung tahe. May injury, six stitches. Masakit, Ate Mo Chantel. Ito na, kwento ng laban na to, Ate Chantel. Sige, anong kwento? Sige, kwento ko na sa'yo. Bagong kwento na naman. Late game ang Falcon sa AP Bren. Isipin mong mabuti. Lilia, hintayin mo pa yung mga putok-putok. Chinyan sa dulo. O, kailangan maipon muna lahat. O, yung Claude, hintayin mo pa. Medyo passive gaming ngayon yung FCAP. Pinago nilang nag-ship na gear sila dito. Nag-iba ng documentary. Oo, nag-iba ng documentary, ibang episode. Pang ano muna ng documentary, papasarap ng documentary. Lahat muna tiniisin. Pero nakita natin si Fari na kay Yums. Kinis rin na para kay Sikais. Grabe naman si Sikais. Lahat na mga cable. Connectado. Cable management. Connectado.com. Connectado.com eh. Connectado.com. Yun, alam mo yung laro kasi nila, yung meta nila ng game, anong game na ba to? Game 4. Yung game 1, 2, 3 nila, same technique, same strat. Wait lang, Ikop Assassin. At Pew, okay. Black Shoe. Ako, ito, game 1 ng ano, ah, ng Purple Take. Game 1 ng Purple Take. Purple Take. May minigame kasi tayo guys sa mga bagong dating sa stream. Kanina nanalo sa minigame natin, Falco Safety Bren. Pero napipigilan din ang SRG, ah. Para mo, boy. Itutuloy yata dito nila against Yums. Kung hindi man natin manalo yung minigame, manalo na tayo sa Aero. Okay, op. Wala eh. Claude yan eh. Maghihintay pa yan eh. Op, pagkapapanula. Ay, Purifine na paggamit. Uy, by the way, habang nangyari na yung Purifine na yun, napatay si Pew dun sa may mid lane na bago mag-turtle objective. Delikado yun. Vapor is tilting sideways. Oo nga eh. Or in Tagalog, tagilid ang vapor. Op, nagkaya pala yan! Pumasok ngayon si Innocent siya naman ngayon. Sweep para kay Frank. Yung blast! Yung minum blast para kay Ogwen, pero no damage, ate. Oo, nasipa pa nga dito si Frank TZ. That is the third death. Mm-hmm. Para dito sa kalahati ng TZ. No damage early game, Ate Motel. Oo, oh, nategi kasi si Pew kanina eh. Kung nandun si Pew, laban. Maining kung iisipin mo lamang talaga SRG dito pagdating sa early game damage. Kailangan mauli ni... Ay, naku, free range si Kais. Nakuha pa yung turtle! Ah! Ang lupit mo,
si Kais. Ako, hindi napigilan. Nasa lag dito yung heavy spin ka DC 6-0, guys. Para sa ating fourth game. At nangunguna talaga ngayon ng Red Giants all over the place. Ang mga players ngayon. Arang, pinababa nga dito Astral Echo si Super Marco. Parang umadlib sa script yung Epcap eh. Parang sabi nila, teka, baliktuin nga natin yung script. Huwag muna tayo mag-assassin. Ang problema, okay naman. Huwag muna sila mag-assassin. Yun nga lang, ang lineup nila, mamaya pa natin mararamdaman 14 minutes yan. Kaya kung ikaw ang SRG, kailangan under pressure na ngayon yung Epcap sa damage. Yung kailangan, ibuhos yun ng ibuhos yung damage kasi walang magagawa yung Epcap. Nakita mo, lumipat lang si Seikis mag-isa doon. Hindi man lang siya na damage, hindi man lang siya na mula. Napapadaan na eh. Pare-pare lang, oo. Oh. Patas lahat pa ng mga cables niya, connected nga dito sa ano, sa baba ng parang Bluetooth lang. Oo, connected. Connected the Bluetooth. Cable is now connected. Para dito sa SRG, so 6-0 guys. Again, for Falco, Safety Brain, yes lang yung kalaban nila, pero more on late game. Ang delikado nga lang dito is pag hindi nila naparaanan yung early game na hindi sila napapatay, medyo kapit sa patalim. Kapit sa gutter. Depends ang gagawin. Oo, ayan na, purify, walang purify. Si Lipa! Ay, yari ka, Marco! What a last hit mula kay Seikis! At mukhang eto na nga ate mo bumalik, pero eto na. I can feel it. SRG sticking to the script, sticking to the assassin meta. Oh. At pinabalagbag nila yung lack of early game damage na meron yung Epcap. Ako parang delikado to kasi parang hindi din na binibigyan ng chance yung Epcap na limahan talaga. Kasi strength nila dito is talagang T5 ko T5. At si Yums kanina sa top lane, gagawa na play nga naman dito sa may bottom lane. At may kita natin ngayon pumasok na nga dito si Black TC. May mga vengeance na gagamitin doon. Astral Echo tinawag na rin. Masakit ang damage dito kay KLT. Ay, nalambot. Umakati na rin si Innocent. Alam ko talaga may stats tong Cloud na ang daming talo ngayong MSG eh. Kasi maghihintay ka pa ng late game dyan eh. Late game natin parang mga 15 minutes. 15 minutes pa. Yung Cloud Waps mga 10-13 minutes nag-online yan eh. Medyo mahirap to ah. Ate si Kuya Pew. Pero ganito naman yan. Pag, ano yun? Pag sa late game nangyari, bibigyan kita ng matinding analysis, Ate Chantel. Sige, the analyst man, Jean. The analyst man, Jean. Pag nangyari yung sumabog na yung mga bubble team ni Pew, ang hirap naman mag-push dito ng SRG. Yun ang magiging problema nila dito. Kasi all in cloud damage lang yung Falcons. So kailangan din yung mag-online. Ayun na, bumili na ng lapis oh. So pag ano na, kapag okay lapis na, at ballpen na. Lapis at ballpen na, yung magic wand. Oo. Tsaka notebook pala, meron na susulatan. Susulatan na, tawag ng mga player dyan, notebook, diba? Notebook, oo. Yung libro, yung libro. Enchanted talisman, yan. So, ganito lang ang mangyayari dyan. Basta po ay si Pew madedepensahan. Hanggat buhay ang Boba T. Miniti is the key. Goods ka, T. So, kapit lang. Itong tawag dito sa Pilipinas, T is Pogi Technique. T is Pogi Technique. Kaso si Kais, pumupugak na rin. Parang nag-iba na ngayon yung... ihip ng hangin, o. Ang ihip ng hangin. Parang ang saranggola ay sabay bottom lane. Kumukunat na ate, ha? Ooh. Kumukunat na ang Epcap. Nararamdaman na dito na hindi na makabasta makaki. Ayun na, mali pala sinabi ko, di pala makunat. Oo, na. Matakil mula kay si Kais. Pang-apat na kill na yan against Flap TZ. 0-4-0 dito at makakasira pa ng Torres sa may top lane. Ako. Hindi na aabot si El Capitan. Yes, gaming. Para dumibin sa ba? Tis Gaming nga din yan. Tis Gaming, kapit. Kapit, malapit na 13 month pay. 5 months na lang. Kakapit na lang doon sa 13 month pay. Ate Chantel, ang Epcap. Kailangan kung ikaw SRG dito, tapusin mo na habang maaga pa. Early in, early out ka dapat dito. Kailangan na kailangan talaga. As much as possible, ikuti nga nandito ni Yase. Guys, by the way, 80% ng kills ay sa kanya. Nako. 6 over 8. Tama, di ba? 80% yun? Oo, oh, tama. 80%. Sana. Sana. Basta mataas. Basta mataas. Kasi 6 na kill eh. Oo, mataas ang kanyang kill participation. Guys, eto ha. Ikwentuhan na namin kayo. Kasi nga, basic lang ang nangyayari. Kulang sa damage yung Epcap early game. Kaya, ang ginagawa ng SRG, kahit marami kayo pang uli, maliksi kami, mas mataas yung damage namin. Pani na tumoy eh. Oo, tsaka yung ano din dito yung damage, yung burst talaga. Hindi yung kailangan free hit ng free hit. Pagkadaan, saga, daan sa gasa. Gasa gaming, oo. Oh. Oh, ay. Ay, yun na, oh, rumik, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Daming recall, oh. Pero napanood ko na yun. Ang huling gumanyan sa Pilipinas. Natalo eh. Natalo. Oo, oh, huling gumanyan eh. Oo. Oh, is Pogi, mga kaibigan. Napaka-init, mainit kasing init ng Riyadh. Ito yung mga tipong pagtitiis na malupit. Tipong hintayin mo ang 13 month pay bago ka mag-resign. Oh, tsaka 13 month pay, para yung 13 month pay mo, meron ka din pampadala. May pampadala ka din, sayang kasi, Christmas din yun eh. Tama, tama. Napakahirap. Kumbaga, sinalin tulad lang natin sa pagtitiis kasi yun na talaga yun, Ate Mo Chantel. Tiis talaga guys, kasi kung hindi nagtiis, mahirapan sila. Ayun na,
tawag na rin ng Lord na punta sa SRG. Binigay ng libre, ate. Binigay ng libre. Nakasail yata yung Lord kanina. Nakasail yung Lord, binigay freebie. Eh ayan o, kalahati lang yung na-damage ng F-Cup. Ate, kalahati, ayan na si Kais. Pasok, mag-isa. Tingnan natin, may damage pa F-Cup dito. Bumabanat, pero si Kais makakawala. Ako wala yata panghuli dito kay ano, kay si Kais yun ata nagiging problema ngayon na side. Nakapaan ko si Ivy Brent sa may mid-race view. Kalahati lang yung buhay at pinasok pa nga ng mga players dito ng SRG. Kaya ang patay, sa kamay dito ni Innocent at masisipa pa nga. Nakonect pa. Double kill laban kay Flap TC. Ako, isa lap set? Isa lap set pa? Walang makikilo, walang makilo ng F-Cup po. Hindi pa sila online. Naku, may patay na talaga yung clone. The one who uses the clone loses the game. Ay! SRG! Trying to end this game. Walang heavy spin. Naku, kaya nilang tapusin dyan. 10 minutes pa lang eh. Oo nga, mabilis para sa kanila. Pero sabi nila dito, parang delikado yata na ipilit natin. Kapit, kapit! Kapit, best! Kapit, kapit, kapit sa Carter! Best. Kapit sa Carter! Kapit Pilipinas dahil pwede ka tumatay sa... Ikot Carter! Kulang yung damage!
dumadjab. Magana dumadjab at nag-cheer si Ducky. Nag-cheer si Ducky at napangiti lang si Yams. Sabi niya, ani, ano yun? Ano natin doon? A guy's gonna do what a guy's gonna do. Hi! You go for the red tree, bro. You press the red tree, you make the last hit. Kailangan na talaga. Ayan yung mga nakakatakot ngayon, pero sa katari ni Innocent, guys. Wala, wag lang talaga magkamali nang pasok dito ang Falcon Safety Brand. Wag na, oo, kumbaga, alam mo naman, lumambot na yung nilaga eh. Mahalin tulad na lang talaga natin to. Mga ano na lang, spices na lang yung kulang, papalasa na lang. Ang paminta, unting paminta pa. Oo. Paminta para medyo matching. Medyo matching. Okay, Astral Echo. Kumukunat na, Shantel. Kumukunat na yung FK. Ayan, nakita mo yung ano, nakita mo yung sagot-sagot ng Novaria. Yung babat, ayun, yung Novaria. Yung pa isang boba. Boba Pearl. Yung boba Pearl, wala lang damage dito kay Kyle TC. Oh, oh, yeah. Oh, kaya na tanggihin yan. Si Dima ngayon, si Hans. Ito na totoong laban. Okay, nagkaikutan. Papanatan ngayon si Graf. Malampot na si Graf, mga kaibigan. 3 hours, pinalampot. Habang si Jace, mag-isa dito na kapitin pa rin yung damage. Bitin pa rin yung damage. Pero mag-aabol na. Ito na mga boba ti. Ni Pew. Oh, wala pa rin. Wala pa rin. Okay. Wala pa rin. At dahil dyan, nabalik ko ang manibela. Nabalik ko. Nag-ship to the turbo. Oh, nag-ship oh. To the gear. Ate mo, Chantel. Nahuli ng MMDA. Doon bumalik ko eh. Nabigyan ng ticket. Nabigyan ng ticket. Eto na yun. 13-4. Ang kwento lang kasi ng laban na to, guys. Yung early game. Napakalakas kasi ng SRG. Alam mo naman kung mathematically speaking, ayan na on, bumilda ng, ano ba yan, Pedro Beben. Oo. Oh. Kumbaga, nagbilda namang papakunat. Sabi nila, pag pumasok yan si... Pedro Beben? Ano, yung blood, Twilight Armor. Bloodwing, Bloodwing's Twilight Armor. Lahat ng papakunat. Sino bang pinititikman natin? Hindi ko na alam. Basta na, wala atang Pedro Beben. Sa meron ng defensive items. Defensive items. Yung Wings, Bloodwings yun, di ba? Bloodwings, oo. Malaysia, ang lakas ng Pinas. Paganda ng paganda ang documentary, Papi. Hindi ako makapaniwala. Literal. Na kumakapit tayo kasi kaya pa yun eh. Pero nagkataon na magmula nung nawala na agad dito si Pew, nagtuloy-tuloy na rito. Nakapwesto pa si Stormy kasi hindi siya na-take out doon successfully ni Super Marco. And with that, nakuha na nitong Silangor Red Giants na naman ang puntos. Great team fighting nga nakita natin dito sa Silangor Red Giants. Sa buong laban na ito, nakita natin na matagal na nahirapan yung Falcons AP Brand makakuha ng kahit ng isang kill. Na pa-turn around nila, nakanakaw ng Lord doon si Kyle. At kita naman na Falcons AP Brand, pag tabla na yung gold, yung mga resources, na may chance talaga na kunin nila yung panalo na to. Maka-farm up lang na maayos yung Claude at saka makakaabot sa mid to the late games yung Lilia. So yung Silangor Red Giants, nagawa nila yung condition nila para early to mid game solved na, tapos na set up nila yung Moscow. Pero ito naman yung nangyari is pagdating doon sa huling laban na guluhan lang talaga yung Falcons AP Brand, sino yung tatargetin nila. Super Marco again dahil nakapaggamit ng
Astral Recall muna yung Novaria. That little bit of movement speed nakatulong sa kanya para maiwasan niya yung Blazing Duet ni Super Marco. And yung funny game dito ni Sekis, no, the moment na tumama yung nabanggit mong Astral Echo na nagmumula sa Novaria, ay parang nagkakaroon ba ng mala GPS ang isang funny kung saan siya lilipad. At alam niya kung nasaan yung mga targets na gusto niyang puntahan. Kaya naman naging napakaganda ng laro dito ng kupunan ng Selangor Red Giants. Pero kanina nga nakita din tayo na 12K gold dig na nakat ng FCAP into 6. Yep. Siguro din malaking factor yung hindi nagkukulang dito si Sekis kung paano lagi siyang manggagaling sa likod kasi minamanage niya ng paulit-ulit yung waves. So sobrang napalilibutan din dito yung Falcons AP Bren whenever nagkakaroon ng mga team fights. Pero ito yung mga punto na talagang meron tayong highlights din for Falcons AP Bren, mga nagsisigawan na tayo kasi yung Guardians barrier na sobrang nakakapagbaligtad din ng sitwasyon ay napakaraming naging crucial plays din doon. Pero all in all, it boils down to grabe pala yung team fight capabilities ng parehong teams na pinapanood natin for the grand finals at malaki ang nagiging part